Okay guys, bali ngayon guys ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng switch. Diba, nasira yung switch nyo. Yan, yung mga switches nyo sa bahay. Pag nasira guys, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, una guys, bubuksan natin yung pinaka-cover nung switch nyo. And then makikita nyo dyan, meron yung dalawang screw. So, kailangan nyo tanggalin yan. Yan, so tanggalin lang natin guys. Yan, tatanggalin lang natin siya. Yan, natanggalin isa. So, kailangan guys, pag nag-replace kayo ng mga ganyan, may tools kayo. So, importante dyan, yung Phillips screw, yung positive screw, or yung, at saka yung ano, negative, or flat screw. So, kasi yun yung magagamit nyo, pagtanggal dyan sa ano, sa mga screw. And then, lalo na pagdating doon sa wiring. Pero guys, pag nagre-repair kayo guys, ng mga switches natin or even outlets, kailangan guys off nyo yung breaker nyo para safety, so walang kuryente dun sa area. Yun yung pinaka safe way guys, kailangan nyo i-off yung breaker nyo. Okay, so dito guys proceed tayo. So ito yung ano, yung likod ng switch. Ayan, so, ito yung pinaka likod ng switch guys. Ayan. Ito kasi yung ginawa kong sample guys, yung trigang switch. So kung paano siya tanggalin guys, limbawa yung nasirang switch guys, itong sa baba banda, yung pangatlong switch nyo. So kailangan nyo lang guys gamitin yung flat screw. Ayan, itong flat screw na to guys, oh. Ayan. Didiinan mo lang to guys yung gilid kasi mapapansin nyo guys, dito sa ano, nakasiksik yung ano, yung wire. So nakadiin yung wire dyan, nakalock po yan. Kaya kailangan nyo siyang diinan dito sa loob. Itong type kasi ng anong to guys, yung switch na to, snap-on type to. Snap-on type, yung sinusok-sok lang mismo yung wire. Pag sinusok mo kasi yung wire dyan, maglalak na siya automatic. Then meron kasi isang klase nun guys, yung screw type. So wala lang tayong sample ngayon. Ito kasi guys, yung sample natin, screw type, snap-on type siya. So ang gagamitin natin pang tanggal, yung flat screw. So pansinin nyo ito guys. Ito, didiinan ko lang dito guys. Ayan, didiin mo lang yung pinaka-flat screw mo. And then, mahahatak mo na yung pinaka-ano yan. Pinaka-wiring, mag-release yan. Ayan, napakadali na yung mag-release. And then, guys, next natin tatanggalin, guys, yung pinaka-jumper. Ito, may jump kasi yan dyan, guys, dun sa supply yan. Kasi itong sa kabila, papuntang ilaw yan, yung tinanggal natin una. So, ito naman tatanggalin natin, guys, yung pinaka-jumper. So, ganun din, guys. Didiinan mo lang din yung pinaka-ano niya. Dito sa gilid, flat screw pa rin gagamitin nyo guys para mag-release yung pinaka jump nya. So ayan guys, ayan, ganun lang kadali sya, mahatak mo na yan. Ayan. So ngayon guys, natanggal mo na yung pinaka jumper kasi ito yung may sira. So i-remove mo na yan. So yung pag-remove sa kanya guys, ganun din gagamitin nyo, yung pinaka screw din, yung flat screw. So ito, meron sya dito sa gilid, mapapansin nyo sya. Meron siyang gatla dyan sa ilalim. So, dyan mo siya sisikwatin. Ito. Yan. Ganun lang guys. Magre-release na siya. Ganun lang. Ngayon guys, pag ipapalit nyo na guys, halimbawa, ito na yung papalit nyo doon. Panibago. So, kung paano mo siya tinanggal guys, ibabalik mo lang din yung pinaka-wire nun. So, una natin gagawin, ito na yung ano, halimbawa, ito na yung bago nyong pinaka-switch. So, itatap mo na lang din siya doon. So, titingnan nyo kung anong position niya. Itatapat nyo yan dyan. Ayan, yung pinaka-sign niya na on. Ito, may nakalagay siya na sign on. So, itatapat mo siya dyan. So, position niya dyan, pa ganyan din. Okay? So, lalagay mo na siya. Tutulak mo lang yan dyan. Ayan, snap-on type lang din yan. Diretso na siya. Kakabit na siya. Ayan, nag-lock na siya ulit. So, ang gagawin lang natin guys, ibabalik na lang din natin yung pinaka-wire. So, yung tinanggalan natin kanina, babalik lang natin. Ayan. Didiin mo na lang yan, guys. Ayan. Medyo matigas siya kasi yung ginamit kong jump dyan na solid wire. Okay? So, ayan. Tutulak na lang na lang siya, guys, para mag-lock siya. So, pag nag-lock na siya, guys, ayan. Ayan, okay na siya. Nag-lock na siya. Importante kasi, guys, mag-lock yan para hindi mag-lose yung connection.
Kasi pag inipit yon, yung pinakatanso kasi nung iipit dun sa loob, eh yung magkocontact ng wiring. Ayan, okay na siya guys. Then yung sunod naman, ibabalik natin guys, yung tinanggal natin isa. Ayan, ganun lang. So, ganun din yung process guys. Ayan, ano muna lang siya. Itutulak muna lang din siya. Kung paano mo tinanggal kanina, ganun na din yung pag ano. Okay. Tutulak muna lang siya. Yun. Ayan, lock na siya guys. So, ayan, okay na. Yan na mismo yung pinakaano niya. Pagkabit ulit. Okay. So, babalik nyo na ngayon yun, guys. Ayan. Babalik mo na lang yung screw. Ayan. Phillips screw naman ngayon gagamitin nyo. So, napakadali lang guys. Susundan nyo lang yan. Basic lang yan guys, pero yan yung pinaka-importante, lalo sa pagre-repair. Oh, kasi paano guys kung walang marunong sa bahay nyo, eh biglang nasira yung mga switches nyo. At least kung alam mo paano mag-repair, eh mas madali na para sa inyo. Okay? So, importante lang guys ha, sa pagre-repair guys, kailangan lagi nyong tandaan, naka-switch off lagi yung breaker pag gagawa kayo. Kahit anong klaseng wiring device yan na gagalawin nyo, kailangan naka-off lagi. For safety sa lahat yun guys. So, yun yung pinaka number one na gagawin nyo. Okay? So, maraming salamat guys sa panonood. See you next video.